Hello, bubuntik nga po pala ulit. Ngayon is may another tutorial po tayo na configuration. Bali na tutorial ko na po ito dati, pero ngayon is gagawin natin mas simple para mas makuha ng iba. Ito po ay multiple ISP with separate gaming and browsing. Capture lahat nito ang lahat ng ports ng ano ng gaming. Kaya knowledge niyo ng ano ng kunin yung ports ng games kasi capture naman ito lahat. Mapera lang kung pwede, mapera lang kung gusto niyo silang siyang lagyan ng ano ng Q3. Kaya kung gusto niyo lagyan ng Q3, pwede niyo lagyan ng bawat ports sa Mangle para maayos niyo. Kasi pag gantong method lang, hindi niyo malalagyan ng Q3. Ngayon, i-start tayo sa Microtech. Naka-reset to sa 0. 0 config. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo, is half-light lang yung base na Microtech natin. Pwede naman yan kahit anong Microtech. Basta sundin nyo lang yung tutorial. Ayan. Mark lang natin to ng... Dito natin padadaanin yung ano, yung browsing, streaming, tsaka download. Ayan. Sa ISP1. Then sa support 2, dito yung ISP2 for gaming. Kaya mark lang natin ang gaming. Yan, then tong PC na support 4. Bahala na kayo anong lalagayin diyan, basta ilagay lang natin ang LAN. Yan. LAN. Then set up muna natin yung mga ports na Microtech natin. Gawa tayo ng bridge kasi dalawang ports yung gagamitin. Example, kung marami kayong ports, di i-bridge nyo lang din. Lagyan natin ng bridge LAN. Then, support. LAN. Then, LAN. Then, lagyan natin siya ng DHCP server. 192.168.17.1 /24, then interface LAN, yan, then DHCP server, DHCP setup, bridge LAN, yan, then successful, then IP, sa DNS, check lang natin to. Then, katapos nyan, punta tayong firewall, then NAT, lagyan natin ng NAT, masquerade, apply, yung dalawang ISP natin, lagyan natin ng NAT, yan, katapos natin gawin yan is, DHCP client, oops, then yes lang natin yan. Hindi na tayo mag-manual ng auth routes. Pwede naman yan. Pagka separate gaming and browsing, pwede yan naka-yes. Sa advanced, default routes, 1. Kung alin yung prioritize nyo, yun ang iwan. Yun dapat ang naka-1 sa default route. Then, gaming, advanced, to. Then, second prioritize natin is gaming. Priority. Second priority natin is gaming, kaya naka-default sa 2. Then, pag naka-auto default yan, meron na agad yung sa route list, meron na agad siyang ano. Yan, makikita nyo. Ito yung, dito siya unang magpiping sa naka-distance 1. Then, itong kulay blue, naka-distance 2, naka-failover lang siya, naka-abang lang siya. Sabihin, once na nawalan ng internet to, dito magkakameron ng internet. Sa gaming, ito yung sasalo. Then, after that, ito na tayong firewall. Then, Mangle, dito na natin gagawin yung separate gaming and browsing. Then, kagayang sabi ko, sa ISP1, dito natin padadaanin yung browsing, streaming, at downloading. Then, sa ISP2, gaming only. Then, di na tayo magka-capture ng ports kasi capture na nito lahat ng ports. Padadaliin na natin. Then, gamit tayo ng
isang bangle. Oops, bago nga po pala yan, is lagyan natin ng address list. Kasi kung walang address list, hindi gagana yung ating routing. Then, kunin natin yung address ng ating LAN na ginawa natin. LAN. Then, pangalan lang is IP ad. Bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay. Then, sa address, yan. LAN. Then, palitan natin yung 1 ng 0. Apply lang natin. Okay. Kung may multiple IP address kayo, di lagay nyo lang din. Copy nyo. Tapos, lagay nyo dyan. Halimbawa, 192.168.18.0. Kung bawat ports is gusto nyo iba yung IP address, pwede naman. Pwede naman. Basta lagay nyo lang dyan sa address list. Then, balik ulit tayo sa Mangle. Gawa na tayo ng Mangle for routing. Chain pre-routing. Then, sa advance, yung ginawa nating IP add. Yan, lagay nyo lang dyan. Then, tapos yan is sa protocol, TCP, then sa destination port, 80. Kasi kakapture lang natin is yung browsing, tsaka browsing, download, tsaka streaming. Yan. Kasi yun naman talagang destination ports ng ano yun, ng streaming, browsing, tsaka downloading, TCP. Pero lalagyan na lang natin siya ng UDP. Yan. Then, sa action, mark routing, then lagay natin dito ay all connection, yan. Then, check pass-through lang natin, then lagay natin ng comment para hindi tayo malito, yan. Then, apply, okay, then, go all tayo para sa UDP, protocol, UDP naman. Yan. Then, destination port, 80, then 443 ulit, then sa action, mark routing ulit, then, paste lang natin yung all con, then, huwag na natin lagyan ng comment, yan. Then, oops, huwag nyo kakalimutan yung source address list, ha. Kasi pag walang source address list, hindi siya babasahin sa routes. Mawala kayo ng connection pagka nakakalimutan nyo yung source address list. Kailangan meron lagi nyan. Then, after that is, gawa tayo ng accept rules para sa dalawang to. Kasi pag hindi tayo nagawa ng accept rule, tatagos lang yung connection natin. Maghahalo dun sa ISP1 at saka ISP2. Maghahalo. Kaya ang maging resulta, mawala kayo ng internet. Then, gawa tayo ng accept rules. Chain pre-routing pa lang. Then, sa routing mark, all con. Then, sa action, accept. Yan. Accept. Then, pagkagawa nyo yan, is gawa naman tayo sa ating gaming. Connection na ating gaming. Dito, papasok lahat ng gaming ports. Yan. Then, gawa tayo. Pre-routing. Then, sa protocol, TCP. Action. Routing. Then, lagyan natin siya ng other con, other connection. Ibig sabihin, lahat ng hindi dadaan ng port 80 at port 443 ay dito papasok sa ating ISP2. Yan. Ay, okay. Then, gawal tayo for UDP. UDP. Then, yan. Action, accept. Yan. Yan. Bali, ganun lang. Ganun lang gagawin natin kasi wala naman tayong ano eh. Wala naman tayong bandwidth management eh. Pero kung gusto nyo lagyan ng bandwidth management, pwede naman. Kakapture nyo lang lahat ng gaming ports, lalagyan nyo dyan. This, halos same method lang naman. Pero kung mas nahihirapan kayo doon, di, ito na lang, mas madali. Kasi pag separate gaming browsing naman, basta goods yung ISP nyo for gaming, then hindi nyo na kailangan ng, ano, ng bandwidth management. Kasi hiwalay naman yun eh, hindi naman tataas ang latency. Kasi nakaseparate naman yung for gaming ISP eh. Pero kung gusto nyo mas manage, lagyan nyo ng, ano, ng ibang mangle. Lagyan nyo ng packet mark. Then, gawa kayo ng Q3. Parang gusto nyo mas manage talaga. Simple queue. Yan. Nakadepende sa inyo.
Then ito nga palang script na to is makukuha nyo. I-import ko to at makukuha. Pero dun lang sa mga exclusive lang para sa mga members ko. Kung members kayo is makukuha nyo sa akin itong script na to. Bibigay ko sa inyo to na libre. Then pagkagawa natin ng mangle, diretso na tayo sa last part natin is pag-routes lang. Routes. Yan. Yan. May makikita na kayo dyan. Di punta lang kayo ng sa browsing. Pwede kayong gumawa. Kung alam nyo yung gateway IP, gayahin nyo lang dyan. Pero kung mas para hindi na kayo mahirapan, copy nyo na lang. Yan. Then, sa routing mark, siyempre, itong all con. Kasi ISP1 to, dito dadaan yung mga heavy traffic. Downloading, streaming, sa browsing, dyan papasok yan. Yan. Pwede kayong mag-comment para hindi kayo malito. All connection. All connection. Then, sa gaming naman, is copy lang ulit. Then, other connection. Just sa comment. Other connection. Yan. Yan. Bali ganun lang. Tapos na yung ating dual ISP separate gaming in browsing. Bali, magpe-fail over na rin yan once na matanggal yung isa. Doon papasok sa isang ISP yung ano, yung connection. Bali, pwede naman nating i-test yan. Yan. Check natin. Medyo nagkamali tayo dito. May nakakalimutan tayo. Kagana sabi ko, huwag natin kakalimutan yung address list. Yan. Medyo nalito tayo dito. Yan. Lagi natin all ka. Other con. Yan. Huwag kayong malilito ha. Kailangan lahat yan may address list. IP ad. Yan. Sa source address. Kasi pag wala nyan, hindi yan gagana dito sa routing. Mawalan lang kayo ng connection. Then, check natin kung detected yung ating PC. Dapat nandito siya sa leases. Yan. Nasa leases na siya. Then, check natin yung ating internet. Kung meron. Dapat may net yan. Yan. Ibig sabihin, gumana yung ating separate gaming browsing. Kung makikita nyo sa interface, dito siya pumapasok sa browsing. Diba? Try natin manood. Try natin manood ng kahit ano dyan. Dapat sa ISP1 yan. Kasi pagka hindi yan pumasok sa ISP1, sa ISP2 yan pumasok, ibig sabihin, hindi gumagawa. May patong-patong na discount sa Lazada 1-1 afforded deals. May mali dun sa... Mute lang natin, maingay. Play game on a handheld console. Retro games? Yes. Yan. Then check natin sa interface. May kita nyo, lahat ng load is browsing. Then, once na nag-speed test kayo, since ang speed test sa Okla, halimbawa, Okla, hindi mo siya dineclare dito sa destination port, matik, dito siya papasok sa other connection. Kasi wala naman siyang wala naman kayong dineclare dito na port 8080. Kung gusto nyong pati speed test na Okla sa browsing, dadagdag kayo dito ng 8080. Matik, dyan siya papasok. Pag may nag-speed test sa Okla, diyan papasok. Yan. Pero try muna natin hindi lagay yan, then speed test tayo. Tingnan natin kung siya papasok sa gaming ISP. Yan. Pag hindi siya naka-declare, dito siya papasok kasi wala nang naka-declare dito na port 8080. Matik, dito siya sasalo sa ISP2 for gaming. Then check natin. Speed test tayo. Yan, sa Okla. Makikita nyo, nagkakapakas na siya. Oh. Dapat dito siya kukuha ng load. Parang speed test tayo. Huwag kayong magtataka pag nag-failed ha. Kasi minsan talaga, pag naka-multi ISP ka, sa Okla, nag-e-error. Pero okay lang naman yan. Retry lang ng retry hanggang maging okay. Yan, makikita nyo, pumalo. Then, kita nyo,
sa ISP to siya pumasok. Ibig sabihin, di, sinasalo ng gaming ISP yung ano, yung speed test kasi nga hindi naka-declare doon sa browsing. Then che-change natin, lilipat natin siya sa browsing ISP. Then wait lang natin, mag-speed test. Then declare natin dito. Kung may gusto ko isama sa browsing, i-declare nyo lang dyan sa destination port. Kunin nyo yung ports, then declare nyo dyan. Ayan. Ngayon, titingin natin kasi dapat dito siya papasok sa browsing pag nag-speed test tayo. Then, speed test ulit tayo. Kung makikita nyo, halos lahat ng load nasa browsing na. Wala na dito. Kita nyo, medyo bumaba. Oh. Kasi mababa lang itong speed ng ISP bang ko. Ayan, kita nyo. Yan lang. Ibig sabihin, yung ating separate gaming browsing is gumagana ng maayos. Walang mali. Yan. Bali, dyan lang yung tutorial ko. Bali, sa gustong kumuha ng script, kagaya ng sabi ko, dapat member kayo sa aking YouTube channel para makuha niyo yung mga script ko. Sa susunod na tutorial ko is tuturo ko naman yung recursive failover para doon sa mga humihina connection, then hindi sinasalo agad ng halimbawa, naka-multi ISP ka, then hindi agad humihina lang yung connection mo, nadadamay yung isang ISP. Kaya ito tutorial ko, recursive failover, para automatic, madidetect ng ISP nyo kung sinong mas maganda ang ping at saka mas maganda latency. Doon siya kukuha ng load. Pero yung tutorial ko is combined failover pa rin. PCC method yung gagamitin natin. Bali 1 plus 1 equals 2 pa rin. Yan. Bali hanggang dito lang. Maraming salamat.